Ang lalaki ay iniwan ang nakakabagot niyang asawa matapos niya itong dalhin sa isang maternity hospital. Gabriel, meron tayong kambal na anak. Si Valerie ay nagiiyak sa kabilang linya. Sila'y pinanganak na maliliit na nasa 2.5 kilograms lamang ang bigat, pero kapwa namang malulusog at napaka-cute din nila. Luha ng kaligayahan ang siyang pumatak sa mga luha noon ng ina habang karga ang kanyang sanggol. Hindi naging madali ang pagbubuntis ni Valerie. Una sa lahat, ang ama ng kanyang mga anak na si Gabriel ay tutol sa kanyang pagdadalang tao. Silang dalawa'y parehas na nagtatrabaho. Si Valerie ay isang accountant at si Gabriel ay driver sa isang maliit na kumpanya. Hindi naman din ganun kalalim ang naging pagtingin ng dalawa sa isa't isa. Sadyang bata pa lang sila noon na nagkatagpo sa hindi inaasahang pagkakataon. Doon na nagpasimula ang kanilang relasyon. Noong mga panahong nagawa pang iwan ni Gabriel ang kanyang fiancé kahit na naisat na ang kanilang kasal. Ang babaeng yun na si Debbie ay nakipagrelasyon pa sa isang kaibigan nila ni Gabriel na nagawa nitong mapag-alamanan. Nahuling mismo ni Gabriel ang fiancé niya na kahalikan ng lalaking yun, kaya kaagad na nakansela ang kasal. Si Gabriel naman ay naghahanap na rin ng oportunidad para makalimot at makapagpatuloy muli. Si Valerie, ang bagong accountant sa kanyang kumpanya. Nataong nasa tamang oras siya at pagkakataon. Si Valerie, hindi gaya ng ibang babae, ay hindi ugaling magpasikat sa mga kalalakihan dahil may kalakihan siya noon nung siya'y nag-aaral pa, kung saan maliban sa iba ay si Gabriel lamang ang lagi niyang nakakasama. Dahilan ng kanyang labis na pagkaibig hanggang sa sila'y magkaroon ng relasyon. Nung una'y mas pinili ni Gabriel na ilihim ang relasyon niya kay Valerie sa lahat. Sa puntong nilalayuan niya si Valerie sa presensya ng marami, hindi sila naglalakad na magkatabi o magkahawak kamay man lamang habang naglalakad sa parke. Gayunpaman, bagamat pareha silang naninirahan sa isang maliit na bayan, ay mabilis din silang nahalata ng marami. Ang mga kakilala at katrabaho ni Gabriel ay lagi na siyang tinatanong na may kinalaman sa pakikipagrelasyon niya kay Valerie, pero lagi niya itong pinagmamalaki sa lahat. Ang balitang ito ay nakarating na rin kay Valerie na labis nitong kinatuwa. Masaya siyang malaman na nagagawa siyang ipagmalaki ng kanyang mahal. Kaya naman, naniniwala siyang totoo na itong pag-ibig. Si Valerie ay nagmula pa sa kabilang bayan. Nagawa niyang makapagtapos ng vocational school at agad na nagtrabaho. Naninirahan siya kasamang kanyang tiyahin na isang matandang dalaga. Maayos ang kanilang pagsasama. Sanay na rin naman ang tiyahin ni Valerie na maiwang mag-isa paminsan-minsan. Si Valerie ang mamimili ng kanilang groceries, nag-aasikaso at ang siyang nagluluto sa kanilang tahanan. Kaya nang mabalitaan ng kanyang tiyahin ang kanyang pakikipagrelasyon ay labis itong naligayahan. Isang araw, dahil na rin sa mga kakaiba niyang nararamdaman, ay nagsubok si Valerie ng pregnancy test. At dalawang stripes ang lumabas bilang resulta. Ganap na buntis si Valerie, pero wala pang nadidinig ang kanyang tiyahin na may kinalaman sa kasal. Kaya naman, ninais nitong mas makilala pang fiancé ng kanyang pamangkin. Nataon namang kilala ng kanyang tiyahin na si Nina ay ina ni Gabriel. Kaya naman hindi nakatiis ito na madalaw ang mga taong malapit ng kanilang maging pamilya. Ang ina ni Gabriel na si Mrs. Travers ay nagtatrabaho bilang isang saleswoman sa store. Nataon naman ding wala pa pala siyang nalalaman sa pakikipagrelasyon ng kanyang anak. Kaya naman nagtaka ito at nagulat nang mapag-alaman ang pagbubuntis ni Valerie at ang rebelasyong yun na naglaan ng seryosong mga tanong kay Gabriel. Fiancé, lumalabas lang kaming nagdi-date, yun lang yun. Hindi seryoso? Eh ba't alam ito ng halos lahat? Nagpunta na rin ang tiyahin ng babaeng yon para mapag-usapan ang kasalan. Ikaw yung isa na hindi nag-iisip. Siyempre ang iisipin niyang kasunod ay ang pagpapakasal. Alam mo, dapat ipakilala mo sa kanyang mamanugangin ko. Natatakot ako. Siya'y umiwas ng tingin. Paano kung ayaw mo sa batang ito?
Ano nang gagawin ko kung ganun? Hindi na rin nagawang makatanggi ni Gabriel dahil alam na ng buo ng pamilya na buntis si Valerie. Sa kabilang banda, makalipas ng isang buwan, si Valerie at Gabriel ay ganap ng naikasal. Sila hindi lamang basta naikasal, kundi nagkaroon din sila ng malawakang pagsasalo sa lugar ni Gabriel. Malaki ang dalawang palapag na bahay ni Gabriel. Ang lahat ay makakasapat sa buuin nilang pamilya. Ang ate kasi ni Gabriel na may sarili ng pamilya ay umalis na pupunta sa syudad pero nagagawa pa rin itong maka-attend sa kanilang kasalan. Agad na kinausap ni Gabriel ang kanyang kapatid. Ano ba yan, Gabriel? Paano mong naipagpalit si Debbie sa ganyang klaseng babae? Niloko ako't pinagtaksilan. Ginusto niyang nangyari. Hindi ako. Nagkita kami kahapon sa mall at nakapag-usap. Pinagsisihan na raw niya ang namagitan sa kanila ni Carlos. Hinihiling niya na sana imahalin mo siyang ulit. Bakit kasi hindi mo na siya binala kausapin? Si Kate na ate ni Gabriel at si Debbie ay magkaibigan. Kaya't hindi niya matatanggap na ang isang babaeng hindi mo maikukumpara kay Debbie ang siyang mapupuntahan ng kanyang kapatid. Sa kabilang banda, si Valerie nag-uumapaw naman sa kaligayahan. May kakasal siya sa babaeng kanyang minamahal at baliwala na sa kanyang masasamang tingin ng ate nito. Ang tanging nais niya ay magpakaligaya lamang. Naging maganda naman ang turing kay Valerie ng kanyang biyanan. Mas natuwa pa ito nang malamang kambalang kanyang dinadala. Nagawa na rin niyang maikwento sa kanyang biyanan kung paano silang nagkakilala ni Gabriel. Napagtanto ni Mrs. Travis na sadyang nagustuhan ni Gabriel si Valerie sa kabila ng nakalipas nila ni Debbie. Pero iba ang naging turing ni Gabriel sa kanyang asawa. Hindi siya ganon ka-interesado dito. Hindi hinahalikan at hindi din niyayakap kung hindi naman kailangan. Sa madaling salita ay walang anumang pakaramdam ang ipinapahiwatig ni Gabriel sa kanilang pagsasama. Ang lahat ay binaliwala naman ni Valerie. Nagpatuloy lamang siya sa kanyang malamahika at inimbento niyang mundo na para sa kanya napupuno lamang ng saya. Sa ilang beses pa lang ng pagdidate ng dalawa ay nagawang mapakasalan ni Gabriel ang babaeng yun na labis ikinakainis ni Kate. Pero sa bawat araw na nagdaraan ay hindi maramdaman ni Valerie ang pagmamahal ng kanyang hinahanap. Hanggang sa isang beses ay nagkaroon sila ng isang espesyal na bisita. Nagulat naman si Valerie nang mamukha nito na walang iba kundi si Debbie. Kahit nasa larawan pa lamang niya ito nakikita ay hindi siya pwedeng magkamali. Si Debbie ay natawa sa kanya. Kaya pala irita sa'yo si Kate, ikaw na pala yan? Hindi na babagay si Gabriel sa'yo? Hindi ka kagandahan, ang taba mo pa? Nagkamali si Gabriel, napakasalan ka. Wala kayong pagkakaparehas. Si Valerie natigilan sa pagkabigla. Pero magkakaanak kami. Oo nga naman, maliban sa mga bata, pero kailangan nga ba sila ni Gabriel? Natanong mo na ba yan sa sarili mo? Si Valerie hindi na rin nakayanan ang biglaang pagbugso ng kanyang relasyon. Naagad niya ikinahina at ikinawala ng malay. Hanggang sa maya-maya pa'y madala na siya ng ambulansya. Kabuanan na rin pala niya ng mga sandaling iyon, kaya't nagkataong kinakailangan na rin niyang maipanganak ang kambal na sanggol niyang lalaki. Hindi na inunawa pa ni Valerie kung ano man ang nangyari. Inakap na lamang niya ang kanyang dalawang anak at ipinangako sa kanila na hindi sila lalayo magpakailanman. Makalipas ang ilang araw ay ganap nang nakauwi si Valerie at ang kanyang anak. Ito ay kanyang pinangalanan na sila Kevin at George. Sinunod ang mga pangalan na yon sa pangalan ng ama na mag-asawa. Ang madalas na naging katuwang ni Valerie sa kanyang kambal na anak ay ang kanyang biyanan na si Mrs. Travers. Si Gabriel naman sa kabila ng kanyang pagiging ama ay ni hindi lumalapit at nakikipaglaro sa mga bata. Palagi pa rin siyang late na umuwi at walang naging paalam. Isang araw ay hindi na rin natiis ni Mrs. Travers na hindi makumpronta ang kanyang anak. Ano ba yan? Nagiging usap-usapan dito sa atin ang pakikipagkasundo mo na naman kay Debbie. May asawa't anak ka na. Hindi ka ba nahihiya? Hindi pa ba sapat sa'yo na nagawa kang lokohin ni Debbie? Sa totoo lang ay hindi. Agad na seryosong tinignan ni Gabriel ang kanyang ina. Wala na akong pakialam sa kanila. Hindi ko na din mahal si Valerie, lalo ng mga anak namin.
Kung gusto niya ay pwede siyang umalis kasamang mga bata. Anong ibig mong sabihin hindi mo na sila mahal? Eh bakit mo pa siya pinakasalan? Hindi ko rin alam. Basta nagpakasal ako pero nais ko nang balikan si Debbie. Nagpakasal lang ako sa wala, oo, aminado ako. Nininaw naman ni Mrs. Travers na hindi na magbabago pa sa Debbie at iniiwan nito ang kanyang sariling dugo at laman. Lingid sa kaalaman ng mag-ina na nagawa palang mapakinggan ni Valerie ang kanilang pag-uusap. Nagbalik din sa isipan niya ang mga sinabi ni Debbie sa kanya bago siya manganak at ang lahat ng ito'y sadyang dumurog ng kanyang puso. Maya-maya pa'y nagulat na lamang ang mag-ina nang bumaba si Valerie dala ang maleta na naglalaman ng gamit ng kanyang anak habang pilit na pinagsasabay ang pagkarga sa kanyang kambal. Saan ka pupunta? Bakit gising ka pa? Ano oras na ha? Uuwi na po ako sa amin. Hindi na po ako kailangan dito. Hindi na ako mahal ni Gabriel. Uuwi ka? Palain naman iyong ama. Ang lola mo naman ay hindi na nakapaglalakad. Paano mo papangalagaan ang mga bata doon? Labis ang naging pag-aalala ni Mrs. Travers kahit pilit itong nakiusap kay Valerie na huwag nang umalis. Pero si Gabriel na mismo nagsalita. Tama si mama. Hindi mo kailangang umalis at hindi ka dapat umalis dahil mas maaalagaan ditong mga bata. Maghahanap na din ako ng bagong matutuluyan at ako na lamang ang aalis. Ikaw ay kailangan nandito lang para matuwangan ka ni mama sa mga anak natin. Isang araw ang makalipas ay ganap na ring lumisan si Gabriel. Hindi na ito naghanap ng ibang apartment, sa halip ay nanuluyan lamang sa sariling apartment ni Debbie. Ito'y nalaman din ng lahat na taga sa kanila na nagawang iwan ni Gabriel ang kanyang asawa at kambal na anak para lamang sa isang babae. Maraming hindi nakakaunawa kung bakit mas pinapanigan ng ina ni Gabriel ang kanyang manugang kaysa sa kanyang anak. Naging si Debbie ay hindi ito naiibigan. Sobra nang pang-aabuso ng babae na yan. Pati ang mami mo, nakuha na niya. Pwede niya namang palayasin yung babae na yan sa pamamahay niyo. Eh kung gugustuhin mo lang eh. Sino bang mas mahal ni tita? Ikaw na kanyang anak o isang babaeng di niya kaano-ano? Hindi naman yun ganun, Debbie. Ang lahat ay tungkol naman sa mga bata. Ginagawa ni mama yun dahil mahal niya ang kanyang mga apo. Maliliit pa sila. Hindi sila kaya ni Valerie palakihin ng mag-isa. Sana maintindihan mo naman ang simpleng bagay na yun. Pagtatanggol ni Gabriel sa kanyang ina. Simula noon hindi na naging maayos ang kalagayan ni Valerie. Nalagay siya sa malalim na depression sa labis na kakaisip at hindi na din naging mapayapa ang kanyang panunuluyan doon. Nagngingipin ng mga bata't dahan-dahan na silang lumalaki. Si George at Kevin ay nagkaroon ng maayos na pamumuhay. Tinupad ni Gabriel ang kanyang sinabi na ibibigay nitong kalahati ng kanyang sahod buwan-buwan. Sa kabilang banda naman, hindi gaya ni Valerie, hindi naging tipikal na asawa si Debbie kay Gabriel. Hindi siya naglilinis o ninagluluto man lang para sa kanila. Hindi din ganon kalambing si Debbie kay Gabriel, hindi gaya ni Valerie. Dagdag pa ng pagtatalo ni Gabriel at Debbie ay napapadalas na rin ng sobra. Ano bang problema? Sayo ko umuwi, nasa sayo ako. Pero hindi ibig sabihin nun ay itatakwil ko ng pagiging ama ko sa asawa ng ganun-ganun na lang. Iniwan ko sila para sayo, hindi ba dapat masaya ka na? Pero bakit? Wala sa usapan namin ang divorce hanggang hindi nag-iisang taon ng aming anak. Pangalawa, kahit matuloy man ang divorce, hindi ibig sabihin nun ay hindi pa din ako magpapakaama para sa mga anak ko. Hinding-hindi ko sila papaalisin lalo na't pamamahay pa yun ang aking magulang. Hindi naman masabi ni Gabriel sa kanyang ina kung anong klaseng kinakasama si Debbie para sa kanya. Madalas umuwi si Gabriel na naaabutan na lang niyang tulog na tulog si Debbie at wala pang nakahandang kahit na anumang pagkain. Dahilan para umasa siya sa mga delivery foods. Si Valerie naman ay binuhos na lamang ang panahon sa pag-aayos ng kanyang sarili para maibsan ang kalungkutan. Matagal ding hindi nakikita ni Gabriel si Valerie dahil sa bibihira nitong pagdalaw, bunga na din ang paghihigpit ni Debbie. Ganap nang pumayat kaagad si Valerie at nabungaran na ni Gabriel ang isang sexy at magandang pulang buhok na babae na may gray na mga mata. Nang muli itong makita ni Gabriel, makalipas ang maraming buwan ay halos hindi na niya ito makilala. Ang laki ng pinagbago mo. Oo, kailangan eh, pero salamat.
Ngayon lang tayo ulit nakapag-usap ng personal. May kailangan bang mga bata? Sabihin mo sa akin, huwag ka na mahiya. Ang dalaway nagkakangitian at nagkakatitigan ng muli ng mga sandaling iyon. Yun din ang unang pagkakataon na nagawang lumabas ni Gabriel at Valerie na magkasama, kasamang mga bata bilang pamilya. Sa sobrang saya ni Gabriel ay nawala na sa loob nitong oras, dahilan para malate na niyang mauwian si Debbie na labis namang nagalit. Anong oras na? Bakit ngayon ka lang? Hindi ba't may usapan tayo? Magpupunta pa tayo sa isang karaoke party, hindi ba? Kasama mo na naman ba ang mataba na yon? Gusto mo bang bumalik sa kanya? Pagod ako. Ayoko makipagtalo sa'yo ngayon. Ayokong pumunta kahit saan. Dito lang tayo sa bahay. Bahala ka kung anong gusto mo. Kumain, manood ng movie. Bahala ka. Si Debbie at Gabriel, gaya ng normal, ay nauwi na naman sa pagtatalo. Hanggang sa biglang tumunog ang phone ni Debbie. Sinubukang lumayo ni Debbie pero nagawa siyang maawat ni Gabriel at inagaw ang kanyang phone. Sinagot niya ang tawag at napag-alamang si Carlos ang nasa kabilang linya. Si Gabriel ay labis na nagalit sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa at sinakripisyo ay nagawa pa din siyang lokohin ni Debbie. Kinabukasan ay ganap ng nilinsan ni Gabriel si Debbie at bumalik na sa malaking bahay ng kanyang ina. Dito'y nagawa niyang ligawang muli ang kanyang asawa hanggang sa maging maayos muli ang kanilang relasyon. Ang mga bata ang labis na nagagalak dahil madalas na silang nakakapamasyal ngayon nang meron ng dading nakakasama. At simula noon ay naging masaya na at matiwasay ang kanilang pamilya habang si Debbie ay naiiyak na lamang dahil siya naman ang nagawang lokohin ni Carlos sa ikalawang pagkakataon.